Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig. Pero bago tayo magpatuloy sa inyong mga puso, kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Gustong himatayin ni Queenie ng papagbuhatin siya ni LM ng mga kahon ng gamot mula sa stockroom. Bilang ganti raw sa ginawa niyang pagsasabi kay Doña Divina na personal nitong ihahatid ang mga yon sa ospital ng Doña, ay binawian siya ng magaling na boss. Naiirita siya dahil hindi man lang ito gentleman na kahit na babae siya ay ginawa siyang Amazon ng baggage boy. Parang ngali-ngali siya nitong suntukin nang maisip nito na magdadrive ito ng company truck na tila ba diring-diri pa ito sa kaisipan ni iyon. Kung hindi lang niya kailangan ng trabaho, baka mag-resign na siya kaagad kahit pagwapo ang boss niya. Hindi naman siya mapapakain ng kagupuhan nito. Bastos pa nga ang walang hiya. Bago sila pumunta sa bodega, ay may dumating na babae kanina at hindi ni alam kung sino ba ito. Basta na lang sumulpot sa harap niya at hinahanap ang magaling kong amo. Maganda, sexy at sopistikada ang dating ng babaeng yun. Nakabuntot siya sa dalawa kanina at panay ang abrisyete ng babae sa lalaki at manakanakang humahaplos sa balakang, sa baywang, kahit sa pangupo ng lalaki at parang tuwang-tuwa naman ang walang hiya. Totoo nga yatang ubod ng babaero ang may-ari ng kumpanya. Nakahinga siya na maluwag nang maisampan niya sa truck ang kahuli-huliang kahon na hawak. Diyos mio, sa bahay, kahit mahirap sila sa probinsya, ay senyorita siya. Ni maglaban ng panty niya ay hindi niya ginagawa. Pero dito, hindi lang basta kasinggaan ng panty ang binubuhat niya. Isang toneladang panty ang katumbas ng kahon. Lalabas ng tumbong niya sa bigat, ni wala siyang mahanap na katulong dahil ang order ng boss ay huwag siyang tutulungan. Siguro, gusto siyang pahirapan dahil wala siyang pinasahan ni isa man lang sa requirements nito sa pag-hire ng secretary. Napilitan lang yun. Gusto na yata ng amo niya na siya na lamang ang umatras pero hindi. Hindi siya aatras. Magpapatigasan sila at siguro mas matigas siya kaysa kay LM na yun. Napasandal siya sa pinto ng closed van truck dahil sa sobrang pagod. Kulang yata ang susweldohin niyang 35,000 monthly na pambili ng pain reliever kung ganoon ang ipapasa sa kanya ng boss niyang trabaho sa bawat araw. Hindi naman yun trabaho ng secretary. Tapos, ang magaling na lalaki na wawala na. Ewan niya kung saan na sumuot yun. Pagkatapos niya magpahinga ng konti, pumasok siya sa loob ng stockroom. Ang napakalaking stockroom na yun, kung hindi open ang gitna, ay mawawala siya sigurado sa sobrang laki. Maraming silid yun, isa-isa para sa mga gamot na magkakauri. Inilibot na siya ni LM kanina, kasama ang hitad niyang girlfriend na di niya alam ang pangalan. Naglalakad na siya, kip-kip ang organizer, para hanapin ang boss niya nang mapadaan siya sa isang silid na ang sabi ni LM kanina ay office ng supervisor. Wala na sana siyang kabalak-balak na huminto nang may marinig siya. Inalapit niya ang tainga sa pinto at nakita na nakaawang yun. Sumilip siya ng bahagya habang patuloy ang kanyang naririnig. Nang may dumaan kung anong malamig sa paan niya, she looked down immediately. Daga! Tili niya. Talon siya ng talon hanggang sa maputol ang takong ng sapatos niya. Fuck! Mura ng pamilyar na boses hanggang sa bumukas ang pintuan at lumabas doon ang binata. Nagsasara ito ng pantalon. Wala sa loob na naglambitin siya sa leeg ni LM nang lumabas ito mula sa silid na yun. Naramdaman naman kaagad niya ang kamay nito na nakasuporta sa may baywang niya nang bahagya sinitong iangat mula sa simento. Tila ba nakalimutan niya ang mga pinagagagawa nitong katarantaduhan kanina at natakpan yun ng pesteng daga.
Maya-maya pa ay inalapag siya nito. "Damn it! It's gone! Stop screaming!" Asik nito sa may ulo niya habang nakasiksik siya sa dibdib ng lalaki. "Diyos ko po!" Kagad siyang napabitaw sa boss at halos maitulak pa ito para makatakbo papalabas ng bodega. Napaiwas kagad si Queenie ng tingin nang lumabas na sa wakas ang dalawa sa building na yon. Ilang minuto pa lang naman siyang nakatayo at di niya alam kung naituloy ba ng mga itong ginagawa na naistorbo niya. Medyo kalmado na rin siya sa mga oras na yun. Napasulyap na rin siya nang hindi siya makatiis. Nakatitig sa kanya ang mga mapangakit na mata ni LM at parang nangingiti pa ang damuho. "What's your name again?" "Sheila? Sharon?" Tanong ito sa babae na tila baliwala ang lahat. Her jaws dropped and rolled over. "Ano?" Hindi niya alam ang pangalan ng babae. Umismid ang babae. "It's just Shane." Aniya, nang may kasamang irap. Sa tansya niya ay ising edad niya ito o baka nga mas bata pa sa kanya. Pero ano bang pakialam niya? "Thanks for the time, honey." Nabahagyang ngumisi sa babae o sa kanya dahil sumulya pa ito sa mukha niya. Ngumiti rin ang babae at parang nasihan pa sa narinig. Tila ba kaligayahan nito ng lubos ang mapagsilbihan ng amo niya sa ganoong paraan? "Sus, Mariosep!" Napakababaw ng kaligayahan ng babae. Mukha naman iyong elegante at mayaman. Pero bakit parang low class ang datingan? Nagpapakababa iyon para sa isang lalaki? Hindi yun tama. Parang wala iyong respeto sa sarili. "Sumunod ka sa akin." Utos sa kanya ni LM nang sulyapan niya ito. Wala siyang imik na sumunod dito. Wala siyang kaimik-imik habang sakay ng close van papunta sa ospital ni Doña Divina. Si LM ang driver niyon na parang tinamaan naman ng inis na makasakay doon. Alam niyang ayaw nito maghatid ng personal na mga supplies na yun, pero ano bang magagawa nito ay yun ang naipangako niya. Importanteng kliyente si Divina. Sa tingin pa lang niya, napilitan siyempre si LM kaysa sa mawalang isa sa mga sinusuplayan at ang masama ay ang siraan pa ang kumpanya. Iyon ang paliwanag niya sa lalaki na parang wala naman sa negosyong isip, kundi nasa mga kababaihan. Napatango at napangiti ito nang tila makuha ang punto niya. Di naman niya sasabihin na tanga ito dahil nakita niya sa certificates nito na nakadisplay na isa itong summa cum laude at top 1 sa Chemical Engineering Board exam. Baka sadyang balikulang ang utak nito at talagang nasobrahan sa kaaral ng chemicals. Ayaw niyang sumama sana dahil hindi naman niya trabaho na samahan ito. Pero pinilit siya ni LM. Kung makaesta ito, ay parang walang nangyari kanina. Alam niya na alam nito na nabusuhan niya ang mga ginagawa nito roon, pero mukhang wala naman itong pakialam. Napasulyap siya sa rearview mirror at sa pagkabigla niya ay nakatingin din pala ito sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso niya na magtama ang mata nila at binigyan siya nito ng isang kindat. Nabawi kaagad niya ang paningin nang di niya alam kung bakit napantanda siya ng krusa nervyos. Parang gusto niyang tawagin lahat ng santo. Isama na ang mga bagong dagdag. At sa pagkagulat niya ay tumawa ang lalaki dahil sa naging reaksyon niya. Tumawa ito na akala mo pag-aari nito ang buong mundo. "The next time, be careful enough when it comes to voyeurism so you will never be lost for words." Anito na sinundan isang ngiti ang sinabi. Nailipat niya mga mata sa labas ng bintana. "Diyos ko, walang hiya talaga. Di man lang mag-sorry." Hindi naman niya talaga sinasadya na mamboso. Na-curious lang siya. "That's why I hate virgins," sambit ng magaling niyang amo. "I don't mind it at all." Lumabas yun sa bibig niya nang hindi niya iniisip. "Doesn't she really mind it at all? She's lying." "Really, huh?" He smirked. "How about you? Doing it next time? Wouldn't you mind?" Sumulyap sa kanya
ang mata nitong namibilyo sa kalokohan. Namutla ba siya o namula? Bastos! Singhal niya sa kanyang boss kasabay ng paghugot niya na malalim na hininga na lalo nitong ikinatawa ng malakas. Patawarin! Ano bang napasukan niyang trabaho? Magrarasay na ba siya? It's your fault. You applied as my secretary, though the requirements are vividly stated. Paninisipan nito. Ano bang gusto nito? Aba, dapat ang inilalagay nitong hindi na virgin at maraming experience para hindi na-offend kapag nakakita ng mga nagtatalik sa loob mismo ng opisina. Okay nga lang po sir, huwag niyo akong intindihin. Mas kailangan ko ng trabaho kaysa sa kung anong bagay pa man. Wala naman siyang pakialam kung ilang babae pa ang katalik nito. Kahit pa sabay-sabay, hindi naman mapapakain ng pakikialam niya ang pamilya niya. Mas mahalaga na mag-focus siya. Tama, yun na lamang ang gagawin niya. Huwag niyo na lang akong babastusin dahil iba ako sa mga babae niyo. Trabaho ang hanap ko at hindi ang manood sa mga kalokohan niyo. He chuckled. Lalo siyang nairita. Bakit ba kung sino pa ang mga talipandas na nilalang ay siya pang biniyayaan ng yaman? Sana ang yaman niyo ay sa akin na lang napunta. Ang usapan po natin, kapag napabait ko si Ma'am Divina ay pasok na ako. Nagawa ko yun, kaya nandito ako ngayon. Kung kasama sa trabaho ko ang mabusuhan ko kayo sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, halos maitirik niya mga mata. Tanggap ko po sir. In her peripheral vision, she saw him nodded. Let's see. Lalong natigalgal si Queenie. Anong let's see? Napaantanda na lamang siya ng krus. Sana gabayan siya ng Diyos mula sa palikero niyang boss. Baka gusto mong bumaba ng truck? Tanong ni Elem kay Queenie. Nang makababa ito para kausapin si Doña Divina nang makarating sila sa wakas sa ospital na pagmamayari ng babae. Nakapamaywang ito habang napilig ang ulo paharap sa kanya. Nanunuli sa mga labi ng binata na parang gustong manghalik ng impakto. Putol yung takong ko sir. Nag-aalala at prangkang sabi niya. Gaga kasi siya. Manilip ba naman at dahil sa pesting daga, anong nangyari? Magagastusan patuloy siya dahil kakailanganin niya ng bagong sapatos. Wala pa naman siyang pambili at wala siyang pera. Nagkanda ubos-ubos ng allowance niya sa kapapamasahe dahil sa paghahanap ng trabaho. Biglang tumawa na lang si LM dahil sa sinabi niya. Malamang naalala rin ang ginawa niyang paninilip. Hindi naman yun sinasadya. Get out! Anito sabay hila nito sa braso niya. Ay! Mahinang tili niya kaso nahulog siya sa kinauupuan pero sinalo naman siya ng impakto niyang boss. Ang buhisit! Mapilit pa rin kahit ayaw at may pagkamaharas pa. Napaiktad siya at nagpumilit na kumawala sa mga braso nito. Ang amo niya ay may kakambal na salitang danger. Sa nakita niya kanina'y halatang mahilig ito sa babae. Parang naalibadbaran ito sa kinikilos niya kasi nag-isang linya ang mga kilay nito habang nakatingin sa mukha niya. You decided to do this, so you are the one who's in charge to talk to that whale. Anito pa sa kanya at namaywang na naman. Sinong whale? Anang boses ng babae sa likuran nito. Sinadya nang huwag sabihin na nariyan ang doon niya. Para makaganti siya ng pasimple sa manyak niyang boss. Bigla itong napapihit sa baitago sa may likuran niya. Whale? Mr. Whales? I said... Kandautal na paliwanag ni LM habang nakatago sa may likod niya. Pasimple siya nitong itinulak-tulak. Ang laki-laki nitong tao pero daig pa nito ang batang paslit. Magsalita ka na, Virgin! Bulong nito sa may tainga niya kaya nangaligkig siya ng sobra. Sa hininga nito at sa pagtawag nito sa kanyang virgin, pero bakit parang insulto iyon sa pandinig niya? Feeling niya pati siya mauutal din sa katarantaduhan ng amo niyang babaero. Pwisit, parang hindi to boss.
paikay kang lumapit si Queenie sa matabang botanding at narinig pa niyang pinagtatawanan siya ni LM kaya iningusan niyang lalaki. Kumunot ang noo ni Doña Divina pagkakita sa sapatos niyang walang takong ang isa. Hinawakan niyang kamay ng botanding. Naku ma'am, drama mode pa siya. Sorry po kung medyo late pero nakaabot naman po diba? Sakakita niyo naman po, totoo ang sabi ko na personal delivery ni boss ang supplies. Gwapo na. Aniya? Kunwari tikim ni LM na nakatingala sa langit at proud na proud sa sarili. Babaero pa. Bulalas naman ni Doña Divina na ikinakamot ng ulo ng isa. Siya naman ang mutik na matawa sa itsura nito. Parang bata at cute-cute habang kumakamot sa ulo si LM. Wala. Basag talaga ang imahe ng isang ito bilang matinong boss. Tama ang first impression niya rito na basta lang makakilos. Pero wala naman itong sagot sa negatibong komento ng babae. Hindi naman pumapatol kahit na naiinsulto na o baka proud ito na tawaging babaero. Marunong pa rin naman sigurong gumalang si LM kahit na papano, kahit na palikero at maharot ang lalaki. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!